If you can't accept us, then just please respect us. What's up, my waters? Welcome back to our channel! Alright! Mag-isa lang ako dito, wala si Clay dahil nandun siya sa labas. And I decided to make video na seryoso naman. So, today, pag-uusapan natin ang aking transition journey. Since it's my birth month, it's May 3. And gusto kong i-share sa inyo kung paano ba ako nagsimula. Like, kailan ko ba nalaman, paano ako nag-out, and kung ano yung ginawa ko to achieve. So, i-share ko yan sa inyo, most especially yung transition journey na ginawa ko. So, ang dami nagre-request ito saying, paano yung ganyan? Paano yung ganito, Ate Lars? Ngayon po ay i-share ko na yun sa inyo. And quite seryoso tayo ngayon, mga kumare. Ayan, so let's start with looking back sa aking pagkabata. I was born on May 19, 1997. So, I'm turning 24 na sa aking birthday. Feeling ko sobrang bilis ng panahon. Ini-imagine ko palang dati naglalaro lang ako ng mga ganito, ganyan. Sobrang dami ko rin pinagdaanan talaga to I am right now. Like, kung paano ko na gawa tong ganito. Transition from male to female, ganyan. So, actually, when I was a child, I really know na may mali. Sabi ko sa sarili ko, parang dapat ganito. Kumbaga, parang nalilito na ako noon kasi gusto kong mga gawin is yung ginagawa ng sister ko. Like, parang sabi ko, ba't ganun? Parang, alam ko na, bata pa lang ako na may mali na sa akin. Actually, I considered it as mali before. So, habang nagkakaedad ako, doon ko na nalalaman na, hindi ako lalaki talaga. Sabi ko ganun. Kasi, kumbaga, kailangan ko paintayin yung sister ko para matulog siya at mapaglaroan ko yung mga laruan niya. And then, since yung tatay ko ay nagtatrabaho sa abroad, puro talaga girls. Mga kasama ko dito yung nanay ko, yung mga pinsan ko, all girls talaga. And ako na lang yung nag-iisang patseko. So, kumbaga, all pressure on me kasi nga, since hindi naman ako magkakaroon ng anak. Ganyan. So, hindi ko mapapasa yung apelido namin. But then again, ayun nga, growing up without my dad. Isa rin yung sa factor kung bakit hindi ako hirap na makita talaga kung sino ako. Kasi siguro kung nandito yung tatay ko nun, baka maglalaki-lalaki. Alam ko, makakalagap ako, ganyan. Every 2 years lang siya umuwi and nagsistay lang siya like 1 month, 2 months, ganyan. So, hindi niya ako nasubaybayan na lumaki. Hindi niya nasubaybayan yung mga ways ko. And siguro, kada uwi niya, kada taon-taon na lumalaki na ako, nakikita niya na hindi pala talaga lalaki to sila. Kasi wala akong narinig sa kanya. Like, parang 16 years old ako, umuwi siya ulit. And then, ito na yun, nag-transition na ako. And wala naman talaga ako narinig na, ba't ganyan ka? Ba't naging ganyan ka? So, sobrang swerte ko rin kasi tinanggap ako ng pamilya ko. And without even asking na bakit ganyan. So, sobrang swerte ko lang kasi natapat ako sa pamilya na hindi ko questionin kung ano ka or kung anong gusto mo sa life. And lumalaki ako. Sabi ko, hindi ako stay na ganito. Gusto ko maging babae. Gusto ko talaga, as in like, ako na, I know, babae ako. Pero, gusto ko yung magmukha akong babae. Gusto ko mamahalin ako ng mga lalaki. Ganyan. Kasi nung mga high school days, syempre, short hair, hindi pa tayo nag-transition, ganyan. May mga crush ka, tapos dead man lang sila, ganito. Parang yun yung naging motivation ko na maging mukhang babae na ako pagka naging na-achieve ko na lahat ng mga dapat kong achieve para maging kontento ako. Siguro papansinin na ako. So, yun yung motivation ko. And, hindi ko na malayan na habang nagta-transition ako, nag-iiba na din kung paano ko tingnan yung, katulad nga na may mga crush ka, ganyan. So, nababago din nun yung feelings mo. Kumbaga, kung dati, ako sa mga boys, ganyan, na pansinin mo ako, ganyan, 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 ganyan. Ngayon, hindi na ganun. Kasi pala pagka na-achieve mo na yung gusto mo i-achieve, nakita mo na yung result ng mga pinaghirapan mo, parang you value yourself. Like, hindi ako maghahabol kahit kailan. Parang gano'n na yung inisip ko ngayon. Like, unlike before na parang papansin ka, ganyan, papansin ka sa mga boys. Tapos, ngayon hindi na. Kasi parang, kumbaga nga, as a woman, alam mo na yung worth mo. And kung gusto mo talaga nila, they'll fight for you and they'll do their best to get you. Started my transition when I was 16 years old. So, nag-start ako and I'm gonna share kung ano yung mga pinag-iinom ko. Actually, disclaimer lang, I'm not encouraging anyone to try what I've tried. Most especially yung mga trans na nagsisimula pa lang since kailangan nyo muna mag-consult sa inyong endocrinologist, please.
sis, mga sis, dahil this is too risky. But I just wanna share my HRT journey, my transition journey. And talagang, I could still remember. Kasi monthly, di ba, dapat magpagupit nung high school. So, nagpapagupit ako. And ayoko magpapagupit sa barbero. Gusto ko magugupit sa akin, Becky din. So, nakatanda ako sa salon ni Index. And, gupit ako sa dun sa Becky. Tapos, sabi niya, tingin niya akong ganyan. Bakla ka, no? Sabi niya sa akin ganun. Tapos, sabi ko, opo. Sabi ko, ganun. Tapos, sabi niya, ay, naku, ano ka naman, total payat ka naman, maliit ka naman, simulan mo na, lutuin mo na. Ang tawag niya dun sa term, lutuin mo na yung sarili mo. So, ang pinabili niya sa akin nun, Diane 35. Ang pinakaunang-una kong ininom, mga sis, is Diane. So, Diane ako like for 2 years. And, sabi ko nga, it's my consequence kung ano mang mangyari sa akin. Pero I am dedicated talaga. So, for 2 years, ginagapang ko talaga yung Diane. Nakabili lang ako ng Diane. And, meron pang times na yung pang-tuition ko yung pinambili ko. So, sobrang guilty ako. Sobrang pag naaalala ko yun, sobrang ang sarap ng balikan. Kasi nga, that's the risk I would take just to get an Diane 35 pills. Sobrang short hair ako, napapagkamalan akong tomboy, ganyan. Kumbaga, ano niya talaga, na-develop niya yung mga feminine and soft features sa katawan ko. So, ito yung pinakamatagal kong ginamit. Pwede ko i-recommend sa inyo to. Diane 35 and Galaxy Glutathione. Pwedeng-pwede niyo itong i-try. Pero with the syempre, payo ng mga eksperto sa inyo, huwag kayo mag-self-medicate agad-agad. Ito yung pwedeng i-recommend ko sa mga nagsisimula pala. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag may nakikita akong changes. Kaya hindi ako nag-stop. And until dumadating sa punto na pag hindi ako nakakainom, feeling ko may muscle ako. And parang nakaka-paranoid siya. Nagpapangit na ako. And hindi pa ako, wala pa kasi syempre, ngayon pa lang naman tayo nagpa-breast augmentation, di ba? So noon, ang pinaka-goal ko talaga is para magkaroon ako ng boobs. So, nang tumutubo siya, and napupush ko siya, yun yung gusto ko, yun yung gustong-gusto ko. And feeling ko, kapag hindi ako uminom ng isang beses, nawawala siya. So, ganun yung mga nakakalokang karanasan ko. Also, mga sis, nandun din yung sobrang mainitin na yung ulo ko. Kailangan konting ganito, ganyan, hindi ko siya napapagpasensyahan. So, nandun din talaga yung tinatawag nila ng mood swing na hindi mo makontrol. At first, hindi ko makontrol. But 24 na ako ngayon. Almost 8 years na ako nagta-transition. Ngayon, nakokontrol ko na siya. Pero before talaga, mga sis, yun nga, mainit ulo mo lagi. Parang, ang factors din yun na kung bakit kailangan nating magpa-consult. So, para alam natin kung ano yung mga dose na i-take lang natin. Kasi minsan, feeling ko baka nakaka-apekto yun doon sa mga ganong mood swings. And after nun, ako nag-start mag-miss gay, sumasali na ako ng mga contest. Kakamin na tayo ng pera, ng pambili, ng pang-sustain ng ating RT. Actually, talaga mga sis, sobrang hirap kapag wala kang source of income at wala kang pinagkukunin ng pambili. Actually, alam nyo ba, na-try ko pa na hindi talaga ako kumakain, parang nabili ako. Nagtitipid talaga ako, tinitipid ko talaga siya. Try na ako ng iba't ibang HRT. So, isi-share ko din sa inyo kung ano-ano yung mga na-try ko. Ito, ang ginagamit ko, Finoquinone, na injectables. Injectables siya, ini-inject siya every week. Ito yung pinakamatagal ko din ginamit kasabay nung Diane. Ito sila. But then, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nakukontento talaga. I always try kapag may bago. Tinatry ko siya and it's a never-ending process. So, hindi ako nag-stick na puro ganito lang. Unlike before kasi, kaya tumagal ako ng 2 years na straight na puro Diane lang is because wala pa talaga akong pambili. And ngayon na meron na, ang dami-dami ko na talaga tinatry and sobrang, kaya ako alam lahat ng effect ng ipapakita ko sa inyo is because na-try ko na silang lahat. Share ko yung HRT combo ko ngayon. Ito siya. So, ngayon, I'm a Progenova girl. So, ayan siya. Ito yung pinapartner ko sa Androcor. Ayan, ito yung ginagamit kong male blocker. So, hinahati ko to sa dalawa. So, ito yung para sa mga balbas and sa mga muscle, ganyan, para hindi mabilis tumubo yung mga balbas natin. Ito po yung ginagamit ko. Sinasabayan ko siya nito. And also, meron akong i-recommend para sa mga babae. Siyempre, kasi hindi lang naman mga trans yung viewers natin, di ba? So, marami rin nagtatanong na, Ate Lars, ba't puro naman pang trans lang? Walang pang babae. So, this one is a use for my glutathione. And also, this collagen with placenta. So, ito na. Actually, alam niyo kung bakit nag-switch ako sa collagen liquid. It's because marami nang ako iniinom na tablets, better na liquid naman yung i-take natin. So, ito po yun, Colasure and Galaxy Glutathione, pinagsasabay ko sa'yo. Lakas yung maka-baby face, ganyan, sobrang kintab,
mukhang malambot yung balat mo pag tinignan. So, ito po yung ginagamit ko. Also, my new discovery, I just wanted to share this para sa mga boys and mga girls and also mga trans na nagkaka-problem sa kanilang hairline. Ito po ang hair tonic, minoxidil 15%, hair grower siya. So, ito yung ginagamit ko para magkaroon ako ng mga baby bangs. So, dito lang yung hairline natin, di ba? Ayan lang po yung hairline ko, pero ngayon hanggang dito na siya. Ayan, hanggang dito na siya. So, ito po yung ginagamit ko. And pwede po ito ha, sa mga napapanot na, like, naglalagas yung buhok, sa mga boys na medyo nagbabald na yung hair, yung mga numinipis na yung dito, pwede nyo po itong gamitin. Ayan po siya. So, itadrop nyo lang po the inyong hair. Ayan, pwede nyo po siya ilagay dyan. Or ako po kasi dito ko siya nilalagay. So, para kumapal siya and then imamassage nyo lang po siya. Para po ito sa mga boys and girls na medyo nalalagas na po yung hair, nagkakaedad na, ito po yung pwede nyong gamitin. Minoxidil 15%. Sobrang hirap maging trans, totoo lang, dahil it requires, syempre, a lot of patience, a lot of money. Sobrang beauty is painful. So, dami namin ginagawa to maintain and to, you know, as long as you love yourself, you invest in yourself. So, myself is an investor. Man, sobrang dami ko ng ginastos to achieve and to maintain like this. And sabi ko nga, it's all worth it as long as you feel confident, as long as it makes you happy. So I'm not doing this just for people to love me, for like, para magustuhan ako nila, ganyan. I'm doing this for myself. All of this is what I take. So, kung meron man ako ma-recommend sa inyo, i-try nyo itong Galaxy Glutathione and Colossure Collagen with Placenta. And nga po pala, lahat po ito ay available sa ating Shopee account. I-search nyo lang po ang by Lars Pacheco. Ayan po siya. Diyan po kayo makakabili ng mga pampafresh na mga products. Also, lahat po yan ay pwede sa mga girls and boys, lalo na itong gluta and collagen na ginagamit ko. So, it's May 3 ngayon. Abangan nyo po ang ating 5-5 sale dahil meron po tayong grand prize doon na 5,000 pesos cash. So, sa lahat po ng order, kahit magkano pa yung orderin mo sa 5-5 sale, automatic kasali ka po sa raffle. So, once again, available po itong mga products na to sa ating Shopee account. Also, lahat po ng mga papafresh natin, mga estrogens natin. Ayan. So, doon niyo po siya ma-avail. So, for this video, just wanted to share that there is no need to be ashamed for who you are. Like, do not pretend like for something that you are not. So, ang daming mga lumalabas na ito, ganyan, nagbuntis-buntisan, nagkeme-kemehan. So, hindi ka naman sa pinapakailaman natin sila sa mga trip nila. It's just that, who cares if you're trans? Who cares if you're gay? Who cares if you're bisexual? And hindi sa pinapakailaman ng mga tao kung ayaw mo pa bang mag-out or ayaw mo pa ba sabihin kung sino ka talaga. But I just want to say, what's the sense? What is the sense of using pregnancy as a joke? So, di ba, kung ayaw mo mag-out, it's okay. But don't use pregnancy as your platform or your content like that. Kasi, actually, it's not funny. Like, what if people know na what you really are? Tapos, oh, sorry, ganyan-ganyan. Di ba, just be yourself and at the same time, people will accept you. And also, I just wanted to share na we do this transition not because we want to please others. If you can't accept us, then just please respect us. Let's be kind to one another kasi sobrang hateful na nang nangyayari sa mundo. And sobrang dami na mga masasama. Start within ourselves. Let's be kind and you love one another. So, yeah, that's it for today, my waters. Thank you so much for watching. I love you all. And sobrang, paalala lang, I'm not encouraging anyone, most especially the trans woman, to take all of this na pinakita ko as long as you do not consult with your endocrinologist. Thank you so much for watching. I love you all.